Magandang araw mga bata, kamusta kayo? Ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng ating pag-aaral sa third quarter, EPP 5 Industrial Arts. At ngayon ay ipagpapatuloy natin ang ating unang aralin. Tatalakayin natin ang kaalaman at kasanayan sa gawaing elektrisidad, kawayan at mga lokal na materyales. Handa na ba kayo? Tara at magsimula na tayo! Ang aralin na ito ay tumatalakay sa mahalagang kaalaman at kasanayan sa gawaing elektrisidad, kawayan at iba pang lokal na materyales sa pamayanan. Makatutulong ang mga kaalamang ito upang makagawa ka ng mga produktong kapaki-pakinabang. Ngayon, nais kong suriin niyo ang mga larawan na aking ipapakita. Pamilyar ba kayo sa mga larawan na ito? Ano sa tingin niyo ang mga gawaing pang-industriya na inyong nakikita sa mga larawan? Ito ang tatalakayin natin sa araw na ito. Tayo ay magbalik-aral muna. Kilalanin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat sa sagutang papel ang hinihingi sa bawat bilang. Bibigyan ko kayo ng isang minuto para matapos ang gawain na ito. Maaari na kayong magsimula mga bata. Ngayon, tingnan natin ang tamang kasagutan. Una, ito ay tumutukoy sa mga panimulang kasanayan at kaalaman gamit ang iba't ibang uri ng kahoy. Gawaing kahoy. Ikalawa, ang mga kagamitang nasa museo ay madalas gawa sa anong materyales? Metal. Ikatlo, tumutukoy sa mga matitigas sa bahagi ng puno na ginagawang tabla at plywood. Ito ay kahoy. Ikaapat, ang mesa at kabinet ay halimbawa ng anong gawaing pang-industriya? Ito ay gawaing kahoy. Ikalima, ang gawaing ito ay may pangunahing materyales na yari sa bakal, alumenyo, yaro at alambre. Ang tamang kasagutan ay gawaing metal. Tingnan ang mga salita na karaniwang ginagamit sa gawaing metal na may kaugnayan sa kaalaman at kasanayan. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Muli, bibigyan ko kayo ng isang minuto upang matapos ang gawain na ito. Maaaring na kayong magsimula mga bata. Ang mga salitang may kaugnayan sa gawaing metal, pilak, aluminyo, ginto, bakal, at kawali. Nakuha niyo ba ang tamang mga kasagutan? Marahil ay nagtataka kayo bakit kasali ang kawali. Ang kawali ay gawa sa mga metal. Sino sa inyo ang nakakuha at ng tamang kasagutan? Magaling, binabati ko kayo. Patunay lang yan na kayo ay nakinig noong nakaraang linggo. Ngayon, simulan na natin ang ating aralin. Ang paggawa ng mga gawaing pang-industriya ay nangangailangan ng sapat na kaalaman at kasanayan upang makagawa ng isang kapaki-pakinabang at maipagmamalaking produkto.
Sa tulong ng sipag at yaga, ang mga produktong ito ay magbubunga ng malaking pakinabang sa sarili at sa ekonomiya ng bansa. Ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at kasanayan sa iba't ibang gawain na may kinalaman sa mga material tulad ng kahoy, metal, kawayan at iba pa ay mahalaga. Bakit? Upang maging matagumpay ang isang manggagawa, upang makabuo ng mga kapaki-pakinabang na produkto. Talakayin natin ang mga natitira pang halimbawa ng gawaing pang-industriya. Nung nakaraang linggo, tinalakay natin ang gawaing metal at ang gawaing kahoy. Ngayon naman ay tutungo tayo sa ikatlong gawaing pang-industriya. Ito ay ang gawaing elektrisidad. Bakit ba natin pinag-aaralan ang gawaing elektrisidad? Pinag-aaralan sa gawaing elektrisidad ang panimulang quantity sa elektrisidad, kuryente, current, voltage, volts, at resistance. Mahalaga rin sa atin ang mga kasangkapang di kuryente, kaya ng aircon, refrigerator, at iba pa. Ang kahalagahan ng kaalaman at kasanayan sa gawaing pang-elektrisidad ay kasinhalaga rin ng gawaing kahoy at metal. Marami sa ating mga ginagamit na appliances sa bahay ay ginagamitan ng elektrisidad. At marami pang ibang kagamitan ang ginagamitan ng elektrisidad. Mungo tayo sa pang-apat na gawaing pang-industriya. Ito ay ang gawaing kawayan. Ang gawaing kawayan ay tumutukoy sa mga produkto na ginagamitan ng kawayan. Ang kawayan ay maaaring gamitin sa paggawa ng bahay, upuan, kama, mesa, aparador, gamit sa kusina, at iba pa. Ano ba ang kawayan? Ito ay isa sa mga pinakakilalang uri ng halaman dahil sa taglay nitong tatag. Karaniwang makikita na nakatanim ito saan halos lahat ng bahagi ng ating bansa. Ito ay may 49 na uri at 8 dito ay karaniwang matatagpuan sa Pilipinas. Sino sa inyo ang nakakita na ng kawayan? Produktong ginagamitan ng kawayan. Kadalasan mga gamit sa bahay. Marami kang mga produkto na maaaring magawa gamit ang kawayan. Kagaya na lang sa mga larawang ito.
Ang panghuling gawaing pang-industriya ay gumagamit ng iba pang lokal na materyales sa pamayanan. Tingnan nyo ang mga larawan na ito. Pamilyar ba kayo rito? Ano sa tingin nyo ang mga halaman na ito? Malalaman natin yan sa susunod na ating tatalakayin. Unang lokal na materyales na ating pag-aaralan ay ang ratan. Pamilyar ba kayo sa ratan? Ito ay isang uri ng halaman na tumutubo mula 250 meters hanggang 650 meters. Ito ay makikita sa Timog Silangang Asya, kabilang na ang ating bansa. May tendrils ang dulo ng mga dahon kaya ito ay may kakayahang gumapang sa mga puno. Ito ang itsura ng ratan na halaman. Ito siya kapag natuyo na. Ito naman ang mga produktong nagagawa gamit ang ratan. Sumunod na lokal na materyales ay ang himaymay. Ano ba ang himaymay? Maraming bagay ang nangyayari sa mga himaymay. Nakukuha mga himaymay sa pinya, abaka, rami, buri, nyog at pandan. Mayroon tayong iba't ibang uri ng gawain pang-industriya. Pero ngayong araw ay ating tatalakayin ang dalawa sa mga ito. Una muna ay ang gawain kahoy o woodworking. Pamilyar ba kayo rito? Sa gawain kahoy, matututuhan ang mga panimulang kasanayan at kaalaman gamit ang iba't ibang uri ng kahoy. Maaaring gamitin ang iba't ibang kahoy para makagawa ng bahay, instrumentong pangmusika, kasangkapan sa bahay, at iba pa. Sumunod na pinagkukunan ng himaymay ay ang dahon ng pinya. Ang mga dahon ito ay hinimaymay upang maging pinong himaymay na ginagawang tela ng barong Tagalog at gown, panyulito, belo at mantel. Ito ang mga produktong nagagawa sa himaymay ng dahon ng pinya. Ikatlo ay ang rami. Matatagpuan ito sa Mindanao at Mindoro na siyang pinagkukunan ng mga hiblang ginagamit sa malaking paggawaan ng tela. Ito ang itsura ng rami. Ito naman ang mga produktong nagagawa sa rami. Sa dahon ng buri ang mga himaymay na buntal at rafia. Ginagawang sombrero at bag ang buntal, ang rafia naman ay ginagawang banig, placemat at pantakip sa dingding. Ito ang itsura ng buri. Ito naman ang mga produktong gawa sa buri. Ang panghuling lokal na materyales ay ang nyog. Ito ay isang uri ng palmera na lumalaki hanggang 25 meter pataas at tinatawag na Tree of Life. Ito ang mga produktong nagagawa sa nyog.
Tinawag na Tree of Life ang nyog kasi madami kang magagawa dito. Halos lahat ng parte ng nyog ay nagagamit sa paggawa ng kung ano-anong kagamitan, kabilang na rin ang mga iba't ibang pagkain. Ngayong natapos na natin pag-aralan ang iba't ibang gawaing pang-industriya, subukan naman natin gawin ang gawaing ito. Ibigay ang tinutukoy ng bawat pangungusap, isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para matapos ito. Maaari na kayong magsimula, mga bata. Ngayon, tingnan naman natin ang mga tamang kasagutan. Una, ito ay mula sa abaka, buri, rami at pinya na ginagamit sa paggawa ng simulid at tela. Ito ay himaymay. Ikalawa, tinatawag ito na Tree of Life. Ang tamang kasagutan ay nyog. Ikatlo, ang gawain ito ay ginagamitan ng materyales na nakatanim sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ito ay ang gawaing kawayan. Ikaapat, isang uri ng halaman na gumagapang dahil sa tendril nitong taglay. Ginagamit ito sa paggawa ng lubid, pamaypay at iba pa. Ito ay ang task. Magbasid sa inyong bahay at magbigay ng 10 bagay o kagamitan at sabihin kung saang gawaing pang-industriya ito nabibilang. Nabibilang ba ito sa gawaing kahoy, gawaing metal, gawaing kawayan, gawaing elektrisidad o mga lokal na materyales? Ipakita ito sa pamamagitan ng isang video. Ipasa ito sa link na ibibigay ng inyong guro. May tanong pa ba kayo, mga bata? Magaling, kung wala na kayong mga katanungan, magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo para sa panibagong aralin.